Yan, magandang umaga po, pinagpalang umaga po muli. At excited na naman po muli na magbahagi ng salita ng Lord. At ang nabasa ko po ngayong umaga ay ang pangalawang Korinto, chapter 11, verse 30. Sabi po rito sa word ng Panginoon, kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. So yun po, paalala sa atin ng Panginoon, kung tayo daw po ay magyayabang, si Pablo pa lang nagsabi rito, na kung tayo ay magyayabang, ang ipagyayabang natin ay ang Panginoong Hesus lamang. Dahil siya yung pinakadahilan kung bakit tayo nandito at bakit natatamasa natin ang kalayaang meron tayo. So muli, another story. Sabi po dito, ang title po nito ay Sulit Naman. Inihagis ng anak namin si Robert ang kanyang lapis, sabi, hindi ko kaya, ang hirap. Mayroon kasi siyang dyslexia. Ibig sabihin, nahihirapan siyang magbasa at isulat ang tamang letra ng isang salita. Pero may nalaman kaming solusyon kung paano namin siya matutulungan. Kailangan lamang namin magbasa ng 20 minuto gabi-gabi at dapat hindi kami liliban sa pagbabasa. Kung minsan tinatamad kaming magbasa at kung minsan nadidismaya kami dahil hindi siya natututo. Pero disidido kaming matuto siyang magbasa at magsulat. Kaya pinagtiyagaan namin yon. Pagkalipas ng 2 at kalahating taon, sulit ang mga pagluha at pagpapakahirap namin. Natuto siyang magbasa at magsulat ng tamang letra ng isang salita. Bukod doon, natuto din kaming magtiis at magtiyaga. Ang apostol na si Pablo ay dumanas din ng mga paghihirap at pagtitiis ng dahil naman sa kanyang pangangaral ng tungkol kay Jesus. Pinahirapan siya, binugbog, ibinilanggo, hindi naiintindihan at kuminsan ay nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Mababasa po natin yung kwento ni Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 25. Pero sulit ang lahat ng iyon dahil may mga taong naniwala sa kanyang ipinangangaral. Kung nahihirapan ka sa mga ipinagagawa ng Diyos, tandaan na hindi mo agad malalaman ang itinuturo ng Diyos sa mga paghihirap na iyong nararanasan. Hindi mo din agad mararanasan ang kagalakang maidudulot nito sa iyo. Pero siguradong matututo ka at magagalak sa huli. Tutulungan ka ng Diyos para maranasan yon. Kung gaano kahalaga ang iyong pupuntahan, ganun din kahalaga ang paglalakbay patungo doon. So ano po yung tinutukoy? Kung gaano tayo ngayon nagpapakahalaga sa mundong ito, sa ating ginagawa sa buhay para magtagumpay, para umangat sa buhay, para maging successful, mas mahigit pa daw po tayong paghandaan. At ang bagay na yon ay ang pagpunta natin sa langit. So, ang pagpunta po sa langit ay may hantulad sa makipot na daan. Bakit po? Maluwang daw po ang daan papunta sa kapahamakan. Dahil alam niyo po yon, yung kapahamakan, kahit saan ka po maroon, maraming nag-i-invite niyan. Pero ang pagdating sa kaharian ng Diyos, nako, napahirapan. Dahil katulad po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at ang pagbabasa ng salita ng Diyos, napakahirap, tinatamad. Minsan nga ginagawa pang patulog ang Biblia. Kung minsan may nagkwento sa akin na ay pag di ako makatulog, binabasa ko lang ang Bible. At pagkatapos nun yun, nakakatulog na ako. Buti nga sana kung ganun na ang purpose niya ay ganun at the same time may natutunan. Eh kung ginawa lang talagang pampantok, ginawang parang pocketbook, parang ginawang comics, parang ganun. So, walang impact po yun sa buhay. Pero, kapag ang Biblia po ay ginamit natin, dapat ganito ang dapat maririnig sa atin. Wow, ako lumang-luma ng Bible ko sa kagagamit ko. May tawag po dun sa word na talagang anong-ano na sa akin ang mga salita ng Panginoon. At the same time, lalo't kung nakikita ang application nito sa buhay ng tao nagkukwento, maa-amaze ka. Isang way ng paghahanda papunta sa langit. So, napakabuti ng Diyos at yung pong kabutihan ng Diyos ay dapat na dapat may ginagawa po tayong effort. Dahil, yun nga po, yung pagpunta natin dun sa ating patutunguhan sa langit ay kailangan talaga ng effort. Kung paano nag-effort tayo dito sa buhay natin para magkaroon tayo ng buhay na maayos, how much more yung buhay sa langit na di natin pag-i-effortan. So, sulit naman, magiging sulit ang lahat. Dahil doon sa langit may mansyon, nandun si Lord, nandun yung buhay na walang hanggan. At the same time, hindi mo na mararanasan ng ano pang lungkot, sakit karamdaman.